pagbunot kay... Ala, di ba? Kita niyo yan, rat na. Yan, kailangan maglabas ng ibang plant. And guys, kawawa naman itong philodendron marmalade namin. So, parang hindi ko gustong matapos yung araw na to kung hindi ko siya malalapitan kasi feel ko talaga dati pa na meron na siyang problema. Hindi lang kami nagkakaroon ng time na kunin siya. Tignan niyo yung mga roots niya, guys. And look at the potting media itself. Kawawa naman. We don't know if kasha ba yung pot na meron kami dito. Meron kaming bakanting pot, but yun, maliit lang talaga compared dito sa pot na gamit namin sa kanya. Pero we are going to save the top cut kasi baka merong problem sa ilalim. Nakita nyo naman yung dahon. Ayan, merong mga naglulukot-lukot. Ito na yellow pa. This is far from the bottom, guys. Pero meron na mga nag-iiba yung kulay. So, meron sigurong sakit. O, papakita ko na lang. Meron akong uod kanina na nakita dito. Mabuti na lang at parang hindi ko talaga tinigilan hanggang sa makuha ko siya. Kahit pa, mahirap siya kunin kasi andun siya sa loob, o. Ayan, you have to clear the way bago ko siya maabot kasi nasa pinakadulo. Tapos yung katabi pa niya, meron pa akong nakitang uod. Ayan, kita nyo guys, nakainan na siya. Ewan ko, ba't parang yung mga uod na nakikita namin doon, parang nagpipilian lang sila kung ano yung i-dinner, i-breakfast. Meron pang ang iba doon. Feeling ko, uod yun na natuyo. Pero andun kasi siya sa Milyona. So, sa laki ng dahon ng Milyona, papakita ko ha. O, malalapitan natin guys, ito yung Milyona namin. Ayan, ito yung dahon na parang merong kinakain. And feeling ko, dahil sa laki ng dahon na kinakain, eh, namatay na lang siya. Yun, hindi niya kinaya yung buso, guys. Namatay na siya dyan. Pero, ayan, sinimulan pa din niyang kainin. Tignan nyo, nade-deform na niya yung net. Kasi, yung mga dahon, talagang napupush niya yung net dito. So, eto guys, meron ng mga kinakain-kain dyan, oh. Parang pinipilian lang. Maliit pa kasi yung katawan ng uod na nakita kong isa. Yung kulay green. Ayan, parang namimili lang siya kung saan area niya kakainin. Ano yung breakfast niya, yung mga ganun. Nakita ko siya dyan sa ano mismo, sa body, sa stem. Tapos, ayan, pakunti-kunti siyang kumain. And nakita ko siya kanina, parang nababother na ako. Pati ito, meron ding mga kain-kain yan. And even itong white wizard and yung white knight. Ayun, andun, merong kain. So, sabi ni Jared, nakuha na daw niya yung kumain dyan. Pero, itong nandito, hindi nakita. Tapos, yung isa na nasa marmalade. So, buti na lang. Pinaglaban ko yung gut feels. Gut feels ba yung tawag doon? Anong ilalagay? Ah, okay. Maglalagdag tayo ng coconut fiber, guys. Eh, nagsisilabasan na itong iba na mas malaki. Kasi kailangan kong i-clear yung daanan para malabas ko siya. Kasi wala na kaming ibang marmalade, guys. Hindi nag-survive yung puputulin sana namin. So, yung last shoot na nakuha namin, dun sa mother niya na ipamigay na namin. Tapos, yung mother na maalam na talaga, hindi kinaya yung palaging pag-ulan. So, yan na lang yung last na meron kami. So, kailangan namin yung ipaglaban. And, ngayon na lang yata yung last na makakapag-video kami this week. Kasi nga, next week, 5 days na naman, wala ako dito. So, wala siyang kasama dito mapapropagate. And I don't think he will be able to make it. So, ngayon na lang. So, isahan na lang to. Ayan, kuha tayo dito. Ayan, yung mga nasa loob, guys. Ano din yan? Hindi tuyo. So, namimili na lang tayo kasi mas gusto ko yung medyo natuyo na. Pwede di, Rani, kayo daghanon? Pwede na siguro na eh. Tapos, kukuha lang kami ng ibabalot sa body. Sandali lang. Ito. Sure ako may problem kasi sa bottom part niya. Kung hindi man siya magagamot kaagad. At least nakuha na namin yung top cut. Nagamot na yung top cut. Ngayon, kita nyo guys, ang haba na ng body. And ang dami na ng mga
aerial roots na nagsisilabasan. Hindi sila na ibabalik sa loob. Oh. She. And matigas na siya guys kasi sobrang tagal na nito sa amin. Parang ano na siya, matured na. Yan. So, oh, ang laki. Meron na daw kaming black na dog na naman. Kung ano-ano yung pumunta dito sa amin. Kung hindi pusa, mga aso, tapos dito na nagsistay. Ayan. Later na. So, kukunin na muna ni Gerald yung part na kasali din sa top cut. Careful lang tayo. Ayan, alisin na lang namin, guys. Whew, kawawa kasi pag hindi ito na-save. Wala na kaming ibang ganito. This will do. Okay lang yan siguro dito. Wala tayong magagawa. Walang ibang bakanting pot. Baka may problema yan dyan sa ilalim, guys. Guys, naalagi, no? Kasi kita nyo naman yung tubo, humaba yung body. Basta nakikita yung problema sa kanya. Nakikita yung problema sa dahon. Kukulangin yung mix. As in, parang, hindi talaga niya planong ikat yan. Sabi niya, next time. Pero hindi ako naniniwala sa next time. Kasi kapag naging busy, hindi talaga yan mabibigyan ng time this week, guys. So, kawawa yan. If we are planning to save it, we have to do it as soon as possible. Okay. So, ito tayo. Lipat tayo sa tagahawak. Mabigat na talaga siya. Ayaw, ani, pagbunot kay... Hala, diba? Kita niyo yan? Rat na. Sabi ko naman. Uy! Ay, patungod, ari pa. Kawawa naman. You can really tell from afar na mayroong problema. So, automatically, guys, kapag nakakakita kami ng pot na wala ng mga tanim dito sa amin, normally, dinediscard na namin kasi hindi kami sure kung saan nang galing. So, nilalagay niya doon. Diyan sa, ano nga ba yung tawag diyan sa puno na yan? Na-story ko yan, yung ginagamit sa Java rice, anato. Diyan. So, huhugasan na lang namin yung pot na gamit namin sa mother nito. I hope maging okay ka. Kawawa naman to. Talagang really had a hard time. Hindi ka namin na ano ka agad. Tapos meron pang nisisimulang kumain sa'yo. Ayan o. Oh. Diba? Feeling ko mamang mama na ako. Feeling ko tinatawag niya ako para maputol talaga siya today and masave siya. I feel so guilty for not saving it as soon as possible. So, ayan guys. Ngayon lang natapos. Talagang inugasan niya ng maayos kasi nga kawawa yung bottom part. Sobrang laking part ng kinain. And nagsispray siya ngayon ng fungicide mismo sa pinaka-bottom. We need that. Kasi itong pot na to, ayun, yun yung pinaglagyan. Sana maging okay ka agad. Kasi, as I have told you, wala na kaming ibang marmalade. So, yun. That is the very last marmalade that we have. Magdagdag pa ako. So, hindi na ako magdadagdag. So, okay na yan. And, kawawa na yung mga dahon niya. Wala yung problema ng mga tips. So, guys, kasi binili pa namin to before 2020 ba yun? 700, bagong cut. Isipin mo yon, dalawang dahon, tatlo lang ba yun? Tapos kami na yung nakapag-propagate, napalaki namin, naparami na namin. Unfortunately, the mother plants were already dead. Kasi nga, yung mga pag-aatake, di ba? Lalo na sa mga malalaking plants namin na naandun na sa likod, hindi namin na-check from time to time. So, pag ina-atake, hindi nasisave ka agad. Kaya ngayon, eto siya. Nabali? Ma-okay na naghihapon? Ma-okay naman siguro naghihapon? So, yan na. Please, fight. Ayan. So, kita nyo naman, we weren't really planning to do this today. Kaya nga, masyado ng madilim, oh. Look at the sky.
Ayan, konting light na lang, konting liwanag na lang yung pinaglalaban namin dito para matapos lang to, guys, kasi this is really out of plan. Kinailangan lang, as in sobrang kinailangan na ma-save siya. If hindi namin siya gagawin, kawawa. Yung part na pinaka-bottom ang haba nung part na kinain. 'Di ba? Sobrang malaking part na. Meron ka nang makikita. Kasi yung mga dahon niya na nasa baba, guys, unti-unti nang nagsipatayan. Tapos hindi lang iisa. Ayan. Kailangan pa ng additional potting media because we are using a large pot. Hindi talaga siya kasha dun sa pot na black. Yun lang talaga yung iniisip kong paglipatan. Kasi kung hindi namin naalisin yung mother plant from this pot, ililipat na lang sana namin yung top cut dyan para at least meron kaming masave. Kasi wala na talaga. Wala nang ibang ganyan. Pero unfortunately, hindi pala talaga kasha. So we have to uproot the entire mother plant. Kaya naman nakita nyo kanina, sobrang laki ng part na kinain. Kasi talagang sira na yung part na yon. So meron pang part, konting-konti lang, dun sa top siguro, na pwede pang masave. So baka pwede pa yon. Pero yung bottom, ayun na, didiscard na yon. So, yan na guys, hindi na siguro namin mapapakita yung part na isa-save dun sa mother plant kasi magagabi na. So, nilagay na lang dun sa labas. Ayan, thank you so much for making it all the end nga pala guys. Sana mag-subscribe pa rin kayo sa channel namin and you keep on supporting our videos. Maraming salamat. Bye!